Again, mga palangga, ito ang ating recipe for today ay ang chocolate photo cheese. Ito po ang ating mga ingredients. Isang cup na all-purpose flour. Salain po natin ito para hindi natin mapasama kung meron man buo-buo na sa harina na nabili natin. Ito mga palangga ang buo-buo. So, ilagay na natin ang ating 1 tablespoon na ating baking powder. Napakadali lutuin mga palangga ng photo. So, next mga palangga, ang ating white sugar. Kalahating cup lang mga palangga ang ating white sugar. At isunod natin ang ating isang pirasong itlog. Medium size lang mga palangga. Isama na rin natin ang ating 2 kalahati tablespoon mga palangga ha, melted margarine. Tinuno ko muna ito. Haluin na natin mga palangga. So, isunod na natin mga palangga ang ating Swiss Miss, isang pack lang na dark chocolate siya mga palangga. Available ito kung saan-saan natin mabibili lang ang ating dark chocolate. So, lagyan na natin ang ating 1 cup na tubig. Pero, ang paglalagay ko ng tubig mga palangga, ito ay hindi biglaan. Dahan-dahan natin ilagay para nakokontrol natin yung texture ng ating mixture. Dagdag lang konti mga palangga. So, ang paghahalo nito ay dahan-dahan lang. Huwag natin bibiglain. Ang puto kasi mga palangga, hindi kailangan ma-overmix. Make sure na ito. Ayan. Dahan-dahan lang natin ang tubig sa paglalagay. So, pagkatapos nito mga palangga ay ating sasalain na para ang mixture na, ang mixture natin ay hindi ay walang buo-buo na mapapasama. Napakasarap ng puto natin kapag ang texture niya ay pinong-pino sa loob. Yeah. Masarap itong mga palangga, talaga pang merienda ng ating mga chikiting. So, ito na mga palangga. Almost done na tayo. So, pwede na. So, kailangan na natin ng ating lahid o grease, grease na natin mga palangga ang ating hulmaan or lutuan mga cups natin.
Hindi naman karamihan. Ang nilalagay ko mga palangga ay yung pinaglagyan ko ng aking melted na margarine. Doon na rin ako kumukuha. Hindi naman kailangan na madami ang ating ilalagay. Konti-konti lang. So, ready na ang ating mga cups na paglalagyan. So, ang ginagawa ko is 2 tablespoon each cup. Medium size ito mga palangga, ha? Medium size. So, mga palangga, habang naglalagay tayo nito, ang ating steamer kailangan ay napainit na natin. Napakuluan na natin ang ating tubig. So, tapos na mga palangga, tayo ay magluluto na dahil ang ating steamer ay nakahanda na rin. So, make sure natin mga palangga, ang ating pangtakit nitong ating steamer ay nakabalot ng malinis na tela. At saka, ang init natin nito pag ay nasa low lang mga palangga. At ang cooking time natin ay 8 minutes lang. So, start tayo from natakpan natin ito. Pagkatapos natin after natin matakpan ito, bibilang tayo ng 4 minutes. And then, bubuksan natin. And then, ilalagay natin ang ating cheese. And then, pagkatapos natin maglagay ng ating cheese, ay bibilang na ulit tayo ng another 4 minutes. So, a total of 8 minutes. So, maglalagay natin yun ng ating cheese, mga palangga. Yan. Ito na yung ating cheese. Kung makikita nyo, mga palangga, ang ating puto, 4 minutes pa lang yan niloloto, ha? Sa low heat. So, after nito mga palangga, bibilang ulit tayo ng another 4 minutes pag natakpan natin ito. Timer natin. Kailangan nakahanda ang ating timer. So, yan mga palangga. So, another 4 minutes. So, luto na mga palangga ang ating puto cheese. Hindi kailangan mga palangga masobrahan ng oras ang ating puto kasi hindi siya magiging puding yung ating puto kalalabasan niyan. Hindi siya maumbo. So, ito na mga palangga ang ating chocolate puto cheese. So, pakikita ko sa inyo mga palangga, napaka pretty. Tingnan nyo ang texture mga palangga. So sarap. Pinong-pino mga palangga. So, kung bago ka pa sa aking channel, please do hit subscribe. And don't forget to click the bell button mga palangga para lagi kayong updated sa aking mga simpleng luto. Thank you for watching mga palangga. Bye!